pinagreklamo mo tungkol doon sa mother mo at saka iba doon sa mga nakakulong ngayon sa women's correction? All right. Yes po. Regarding po. Okay. Umiiyak sila sa loob ng women's correction, yung sa nanay, sa selda ng nanay mo, or posible sa lahat ng kalapit selda na parang umiiyak sa gutom, parang kulang ang pagkain dahil doon sa enhanced community quarantine? Yun ba yung dahilan? Yes po. Sa lahat po sa kanila doon, Sir Ben. Okay. Kasi nito po yun, sir. Kanina tumawag po si mama mang around 10 a.m. Mm-hmm. Kung ako nga daw po ay nagkaroon na ng chance na may makausap sa regarding po sa Mandalu yung sa kanila daw pong mayor. Eh sabi ko, walang sumasagot sa mga messages. Nasaan ang mother mo? Sa Women's Correction? Women's Correctional Institution po. Kasi okay. IW po mismo. Sige, detalye mo ang sumbong sa akin. Yun nga po ang binanggit niya na ang kanila lang pong inaasahan ngayon, yung rancho nila, umagahan, tanghalian, hapunan. Ngayon po, yung mga taong ibang nakapreso po doon, dati, nung wala po yung ECQ, nakaka-receive sila ng mga LBC, mga padala po ng mga pamilya nila, mm-hmm. Open po ang dalaw, open din po yung mini grocery store nila. So yung mga pangailangan nila, kahit pa paano, na susolusyonan po nila dahil may nagbibigay-bigay po ng pera, may nabibilhan sila. Ngayon po, wala lahat, walang dalaw, wala yung mabilhan nila, wala yung mga biyayang binibigay po ng mga iba't ibang religion. Mm-hmm. Kaya talagang wala po talaga silang choice ngayon po doon. Yung sumbong mo kasi, parang pinaprocess ko ang nanay mo kasalukuyan na sa women's correction at ibang mga nakakulong na ngayon doon, nagre-reklamo sila na parang gutom o kulang sa pagkain. Linawin muna natin kasi ang pagkaintindi ko parang wala silang makain o kulang sa pagkain. Pakilinaw nga dito. Okay po. Kasi ganito po yun, sir. Ang itinawag po sa akin ni mama na kulang po sila sa pagkain. Pati na rin po sa mga gamit nila sa pangangatawan, sabon, shampoo, na sanitary napkins, kape, yung po, wala po silang mapagkunan. Dahil yun nga po yung rancho lang na umagahan, tanghalian, hapunan, yun lang po yung in-expect nila sa loob ng isang araw lagi. Mm-hmm. Okay. Yung mga pangangailangan tulad ng sabon, shampoo, sanitary napkin, bakit? Meron bang nabibili doon? Meron mang tindahan na pwede silang nabibili? Yung kanila po kasing pinagbibilan, Sir Ben, isa lang pong pwesto, parang mini grocery nila sa loob. Kaya nga lang po, sarado din daw po yun o baka wala na rin pong laman kaya sinara. Okay. So, ito ba'y pinaliwanag sila sa women's correction na ganito muna, kulang yung pagkain, hindi sapat, tsaga muna, pinaliwanag ba sa mga nakakulong ngayon sa women's correction? Okay po. Regarding naman po dyan, natanong ko si Mama, ang sabi niya po sa akin, hindi daw po sila kinakausap, lalo na nung superintendent nila, regarding po sa magiging kalagayan o sitwasyon nila sa ngayon dahil nga po ECQ. Mm-hmm. Kaya nabigla po silang lahat, lalo na yung mga sabon-sabon nila. Okay. Pero may tubig naman. May tubig naman po. Si Mama po nag-iigib po kasi sila dun eh. Okay. May tubig naman po sila. Okay. So, yung parting yan, basta't nakakaligot may tubig, sige, papaabot natin yung sumbong ng nanay mo sa loob ng kulungan ng Women's Correction na kumaari eh, yung canteen mabuksan kahit na papano may naiinom silang kunti man lang kape o mga pangangailangan ng babae, sanitary napkin o yung mga ganun. Biskuit po para sa mga matatanda. Yun lang. So, sige, ganito, ano? Natanggap ko yung sumbong mo, gagawa tayo ng paraan dyan. At, okay, salamat, sir. At susubukan ko makakaabot to doon sa kinaukulan para mabuksan yung parang maliit na tindahan sa loob. Bibilhan nila. Bibilhan. Parang pangangailangan nilang personal pangangailangan. Sabon, shampoo, sanitary napkin, meron doon sa loob. Tungkol naman... Pati na rin po, sir, yung mga kamag-anak po nila na kahit pa paano may ipadadala sa kanilang pera. Wala rin po kasi silang ganun ngayon eh. Wala pong matanggap katulad ng LBC, padadalan po sila kahit magkanong halaga para kahit papaano may ipang bilibin naman sila sa loob.
kung sakali man po mabuksan yung mini grocery. Kapibig mong sabihin, matatanggap nila ang pera, wala lang mabilhan kahit na papano sa loob. Wala rin po silang natatanggap ngayon kasi po sir, inano rin po yung mga LBC na pumupunta doon na pinadadalang pera para sa kanila. Hinurd din po. Hindi muna, bawal muna pagpapadala. Hindi, bawal muna. Opo. Okay. Kaya kung sakali man pong mabuksan yon yung mini grocery, wala rin po silang, wala rin pong pera na para ibili po doon sa mga iba nilang pangangailangan. So, ang gusto mo makatanggap sila ng... kahit paano po sana, opo. Kasi yung iba po doon sa probinsya pa, pinapadalan sila ng mga anak nila, magulang nila. Kahit paano, may hawak po silang halaga na maibibili po nila kung sakali man po mapagbigyan na mabuksan yung maliit po nilang grocery doon. Okay, okay. Sige, siguraduhin lang natin ano, na naintindihan ko. Kumakain pa rin naman silang tatlong beses sa isang araw. Almusal, tanghalian, tsaka hapunan. Yes po. Yung nga lang parang kulang ang sinasabi mo. Opo. Alright. Okay. Eh, yung kailangan lang dito ay pakikiusap ng ibang mga nakakulong sa Women's Correction. Buksan man lang yung tindahan doon, mabili yung mga shampoo, sabon, toothpaste at saka mga sanitary napkin. Ako minsan pag medyo nagutom yung mga matatanda, may nakakain, nabibiling biscuit. Opo. Kaya nga. Tsaka kape, parang ganun. Opo. Alright. Ayusin muna natin itong problema muna. Mabuksan yung parang mini store sa loob, mabiling pangangailangan para doon sa mga matatandang nakakulong. Makabili na lang ng kape, biscuit at saka sanitary napkin, sabon at iba pa dyan na kailangan nila. Sige, makakarating yung sumbong mo, tinanggap namin at susubukan namin ito na makaabot agad sa kinaukulan para... Tingnan kung ano magawang solusyon at tatawagan ka namin para dyan sa sumbong mo na yan, okay? Pansamantala, sabihin mo sa nanay mo, relax muna, ha? Okay? Apo, okay po, sir. Sige, okay. Okay po, sir. Okay. Salamat po. Okay. Hello, General. Hello, sir. Yeah, good afternoon. Hello, General Bantag, magandang hapon. Ang pagkakaalam ko, sir, itong tindahan doon, yung nag-ooperate, may problema. Ah, okay. Okay. Parang ito masyadong sure pa sir, ha? Okay. Pero ang pagkakaano ko, parang ang kuhunan na ginagamit mong tindahan sa loob ay gawin ang nakakulong. Ngayon, parang nagkakaproblema dahil hindi rin parang naibabalik sa kanila yung tama. Okay. Yes, sir. Tapos itong bagong acting superintendent doon, pumunta sa legal office, legal attorney namin, para idulog yung problemang yan. Ngayon, parang papalitan po nila yata yung nagpatakap po doon. I see, okay. Sige sir, yes, makakaabot sir doon sa... pamilya na bata lang yung babae na sabi niya bakiusap baka makaabot. Eh sabi ko naman sige. Sabi ko naman kung kumakain sila ng tatlong beses isang araw, okay pa rin yun kaysa sa labas halos nahihirapan ngayon yung mga rasyon. Ang sabi lang nila, ang pakiusap lang sir ay yung iba kasi babae yan, kailangan ng mga sanitary napkin, yung mga toothpaste, toothbrush. At saka yung mga kuminsan matatandang preso, kumakain na yung mga babaeng, mga lolo, mga medyo matanda na biscuit man lang o kape na mainom. Na parang ganun lang, simple lang sir. Pero sabi ko, mag-antay muna kasi kahit napadala, eh mahirap din ngayon ka magpapadala. Pero yung sabi nila, kung meron daw mabuksan at medyo mahayaan daw magpadala yung mga pamilya galing probinsya, yung mga matatandang nakakulong na mga nasa women's correction natin, eh malaking tulong sa kanila, sir. Yun lang naman ang patuloy. Sige, sir. Kausapin ko ngayon din sa pagkababa ko ng usapan natin, tawag natin at bigyan ko ng instruction. Sige, sir. Maraming salamat po sa inyo, General, ha? Ingat po kayo, ha? Welcome, sir. Thank you rin, sir. Okay, sige. Ingat, ha? Ingat, yes, ha? Sir. Sige, okay. Yes, sir. Likewise, sir. Thank you. Yes po, sir Ben. Okay, ganito natawagan namin si General Bantag, siya yung director ng Bureau of Prison at napaabot namin yung reklamo mo or sumbong ng ilang mga inmates na buksan na yung convenience store sa loob. Opo.
para nang sa ganun makabili ng mga pangangailangan ng pambabae, sanitary napkin, shampoo, toothpaste at kape or mga biscuit man lang, no, magkain ng mga matatandang mga nakakulong doon sa Women's Connection. Opo. Sabi niya, nagkaroon daw ng problema ata doon sa cafeteria na dapat nasasauli yon o di naman kaya na parang para sa mga parang doon sa mga inmates yon. So parang ang dating ay parang iniimbestigahan nila ngayon, pero nung sinabi ko na kung magawa ng paraan, sabi niya gagawa niya raw ng paraan pagkatapos ng pagkausap namin para mabuksan na yan or medyo magawa ng paraan na manumbalik uli na may mabibili yung mga ibang mga nakakulong ngayon doon, ha? Ha? So ngayon, at the same time, yun din siguro pati pagpapadala ng mga pera sa mga malalayong probinsya, mga pamilya na mga nandyan sa loob, igawa niya ng paraan, okay? Okay. So, antabayanan na lang natin kung anong magagawa, ano, para naman doon sa mga nakakulong na apektado rin kayo. Doon sila, ano, yung mga pamilya, lalo-lalo ng nanay mo. Pero yes, magagawa ng paraan, ha? Okay? Opo, okay. Okay na ba sa iyo? Okay na ba sa iyo? Pakisabi na lang. Pakisabi na lang sa nanay mo pag tumawag uli, ha? Opo, sir. Alright, sige. Wala nga naman. Okay, sige. Ito yung sumbong na kung titingnan natin para doon sa mga nakakulong na mga nasa Women's Correction. Ang gusto lang nila naman ay sumbong makaabot na kung maaari mabuksan yung kanilang convenience store na, na mabibilhan ng pangangailangan ng pambabae dahil mga babaeng mga inmates to. At tumugon naman si General Bantag na gagawa ng paraan agad ng tinawagan natin. Sabi ko nga, itong ginagawa natin ngayon sa Bitag Pambansang Sumbungan ay hindi para magsiwalat ng mga iba't ibang problema, bagkus pinakikinggan natin yung mga iba't ibang mga sumbong na kung titingnan natin, apektado doon sa community quarantine. Lahat naman tayo apektado. So, ang ginagawa natin ay conciliatory, solution-oriented para doon sa ibang mga balido, mga sumbong, humanitarian kung tawagin. May magagawa naman. Pero hindi kami titigil doon sa mga abusadong mga barangay chairman at kung sino man dyan na nananakit, yun ang ibang usapan. Patuloy kami rito sa aming ginagawang pambansang sumbungan, online nga lang. Eto kami nagpa-public service, alang-alang doon sa mga nagpapaabot na kanilang mga sumbong. So hindi ho kami tumitigil.